Pero we passed on this item dahil nga for us, hindi namin nakita yung need. It's a safe space for River na gawin yun. It's priceless na habang nasa traffic kami, nagda-drive kami pa uwi, we can see what's happening with River, we can talk to him, we'll say na, oh, pa-uwi na kami, baby, and then he will respond. Nakakatuwa. Nagamit naman siya, hindi siya sayang sa pera, pero hindi talaga for me to the max na, ayun, gamit na gamit talaga. So, hi, Mamshies! Welcome back to my channel! At today, pag-uusapan natin kung ano yung mga baby gears na naging winner sa amin at mga nag-pass kami. Kasi hindi na muna namin binili para sa aming baby. So, if you're interested in that, just keep on watching. Okay, let's get right into it, guys. So, first, magme-mention ako ng mga baby gears na binili namin and it turned out okay. I mean, hindi siya sobrang winner, hindi rin naman siya fail. So, it's okay. So, first thing na binili namin for our baby na makukonsider mo a baby gear or a big item na binili ko for baby is his crib/co-sleeper. So, I have a picture here. Pinili namin to kasi we live in a small apartment. And also, gusto ko yung crib na matatabi ko sa bed na hindi na ako aalis, tatayo pa aalis ng bed para asikasuhin nung aking sanggol or newborn. And, you know, para mabilis lang siya. Yung crib na pinili namin is from Apruva. It's a co-sleeper. It's worth 4,500 and nabili namin siya sa Landmark. Okay, okay siya, meron siyang lalagyan. Meron siyang parang strap na pwede siyang itali sa bed nyo para hindi mag-move yung crib. Nakakabit lang talaga siya sa crib. At meron siyang different settings na matatanggal yung sa gilid para parang magkatabi lang talaga kayo ni baby. And then, pwede rin siya itaas, pwede siyang maging playpen, pwede siya yung nasa baba. So, 3 modes siya. Yun yung napili namin dahil nga yun nga, maliit lang yung apartment namin, may different modes siya, sakto din yung price range niya for us, hindi siya too expensive for us. So, okay siya sa akin kasi nung sanggol pa si River, talagang dun siya nakahiga. And then, every time nagigising siya, kukunin ko siya, and then ibabalik ko siya doon para safe siya, hindi siya madaganan pagkatabi namin. Pero nung lumaki na si River at marunong na siyang, you know, hindi naman na siya yung kadagan-daganan na size. I mean, mas tumaba na siya. Kaya na niyang mag-side-lying, feeding with me. So, ganun na kami natutulog. Na pag side-lying kaming matulog, makakatulog ako ng dire-diretso sa gabi kasi siya na mismo yung maghahanap ng mimi. Basta magkatabi lang kami, di ba? Madali lang. Natututuloy sa River na mag-depend sa boob para matulog. So, anyways, it's a different story. So, yun, after nung tabi na kami ni River matulog sa bed, hindi na namin siya nagamit. Kasi, nasa gilid lang siya, pero hindi naman siya nag-i-stay doon. So, yung moment naman na around 4 months na din, na marunong na siyang medyo maggapang-gapang, ayun, binilhan namin ng foam yung crib na yun kasi it's not included. So, nagpagawa kami sa Euratex mismo ng foam for that size and then kami na lang yung nag-cover. So, kasi natutumba pa siya nun. So, as a playpen, okay siya as long as hindi pa malikot yung baby. Yung konti pa lang yung nagagapang niya. Na-stay namin siya doon for some time. Na-entertain siya ng toys. Pero, as a playpen talaga, nung mas lumaki na si River at mas naging active na siya, it's too small for him. As in, talagang wala masyadong galawan nangyayari. It's just him sitting down and the toys and wala na masyadong interaction. So, most of the time, makikita niyo sa iba kong videos, naka-park lang siya sa gilid. And if ilalagay namin si River doon, hindi naman siya nagtatagal. Kasi, he gets bored right away at gusto niya lagi siyang kinakarga. So, for me, it's just okay. Nagamit naman siya, hindi siya sayang sa pera, pero hindi talaga for me to the max na, ayun, gamit na gamit talaga. So, right now, he's 1-year-old, tinanggal na namin yung crib niya, nakatago na siya. Waiting for the next baby. The next thing that I would review on this video is the foldaway. If you see my other videos, we bought the foldaway. Nung moment na nagka-interest na si River maglakad-lakad, nung natututo na siyang maglakad, I wanted to have a foldaway kasi foam siya all over. And then, wala, gustong-gusto ko talaga siya. Yun yung pinaka-expensive bata na nabili namin kay River, yung foldaway. Yung options ko nun, playpen, yung matitigas na playpen, or foldaway. So, pinili ko yung foldaway. Kasi yung playpen na malalaki, yung may malaking harang na ganun. We don't have the space sa bahay for it.
So fold away, pinili ko siya kasi kasya ako. Ang naging problema lang namin sa fold away is nung si baby kasi matangkad siya, si River is like 99th percentile ng age niya ng mga baby. He's really tall. So right now he's almost 1 meter tall. He's 87 centimeters. So not yet 1 meter, pero he's 87 centimeters, which is 99th percentile nung age niya nung last check-up namin. So, kayang-kaya na niyang mag-crossover sa fold-away. So, the moment na kaya na niyang lumabas sa fold-away, nawala na agad yung ano namin sa fold-away. Kasi, lumalabas na siya. Kaya na niyang ilabas yung sarili niya. The thing naman kasi sa amin, yung fold-away, nakatabi sa kama. So, umaakyat siya papunta sa kama. Doon siya tumatakas. Wala kasi kaming space na parang fold away lang, na hindi siya makalabas. So, tapos din, pag galing siya sa labas, kaya niyang pumasok sa fold away. Aakyatin niya lang, kasi ang taas ng legs niya. So, ayun niya. So, parang, even though na for me, worth it naman siya kasi every time na nagpapatulog ako sa kanya at hindi siya matutulog, I would let him in the fold away. Aharangan ko na lang yung bed para hindi siya makaakyat. And dun siya nag-iikot-ikot. Alam mo yung nag-iikot-ikot yung bata na overtired na siya, na para na siyang lasing pero ayaw pa rin niyang matulog. Gusto niya lang mag-ikot-ikot. So yun, dun, it's a safe space for River na gawin yun. Na hindi ako matatakot na kung ano-anong bunuti niyang saksakan at saka kung ano-anong mangyari sa kanyang injury. At ako medyo inaantok na. So pikit-pikit lang ako dun sa loob din ng fold away. So when he's ready to breastfeed na, he will just come to me and mag-breastfeed siya, and usually matutulog na rin siya doon. So, doon na siya nakakatulog sa fold-away. So, for the baby gear, another baby gear na I want to talk about is the stroller. So, most of us, we really buy good strollers for our baby. So, kami, kay River naman, medyo, kasi ano siya, he's a big baby. So, sa lahat ng strollers na tiningnan ko in the market, yung binili ko, yung nagustuhan ko is from Enfant. So, nakikita niyo naman yung strollers ni River sa kanya, sa aming videos. It's like a kid stroller na parang upuan lang, tapos super lightweight, umbrella lang siya. Kasi for me, hindi naman kami masyadong nagja-jogging, hindi naman kami yung may village na naglalakad sa labas. And minsan lang kami mag-mall, and if mag-mall kami, usually kinakarga namin siya, and I was just, ewan ko, I'm trying to hack it na ayoko lang talagang bumili ng bagay na makakalakihan niya lang agad, kagaya nung crib. Wesh, nagamit naman yung crib. Pero isa yun sa mga fears ko as a mom. And also, ayokong gumastos tapos masasayang lang yung pera. Dati nga sabi ko mag-carrier lang kami all throughout. So carrier, hanggang sa sumasakit na yung likod ni Dada. Yung nag-stroller na talaga kami. Yun yung stroller na napili ko kasi meron siyang pahiga. Pwede siyang pahigain. Nakita niyo naman yung video ko siguro nung binili ko yung stroller. Pwede siyang pahigain, and then pwede rin siyang nakapaupo. So, ang hindi niya lang kayang gawin yung nakaharap sa baby. So, binili namin siya more than 6 months na siya noon. Almost maglalakad na siya noon. And gusto ko yun kasi I think magagamit namin until 3 years old siya. And that was about 2,500 pesos for that stroller. And yun, nagagamit namin siya sa MOA most of the time. Sa mall, pag nagmo-mall kami or nung pumunta kami sa Manila Cathedral. Yun lang. For me, for the price and for the gamit na nagagamit namin sa stroller na yun, and it's so lightweight, masaya ako na hindi ako gumastos ng malaki sa stroller. So again, disclaimer, depende yun sa lifestyle nyo rin po. Kung sa tingin nyo, gamit na gamit yung stroller sa inyo. So for me, it's a winner! The next item I want to talk about is duyan. Okay? If meron lang akong mapagkakabitan dito sa bahay ng duyan, na yung talagang ganon, siguro mas maganda or mas masaya. Pero, nung newborn si River, you can see on my other vlogs, we use this electric duyan from, ano nga bang brand yun? Nakakabit siya sa, naka-plug siya. And then there's a setting, it's a baby swing na nagsiswing siya. River used to sleep there like 2 hours in a day. Twice in a day. So he can sleep there for 2 hours nang dinuduyan lang siya. And yun nga, gamit na gamit siya. Nakakapaglinis ako, nakakapag-work ako na nasa duyan lang siya. Kasi gustong-gusto niya, tas may music pa and everything. Marami nga sa inyo nagko-comment na if hindi na namin ginagamit, gusto niyo nang bilhin. Ngayon, hindi na namin siya nagagamit kasi may weight limit
yung duyan na yun. It's only up to 9 kilograms. I think 9 kilograms. And ang bilis nag 9 kilograms ni River. So, hindi na namin siya magamit. Kasi masisira na siya. Kasi hanggang dun lang yung kaya niyang weight. Ayun, tinago na namin siya. And waiting for the next baby. Also, hindi ko siya mabenta, Ma'am Shees, kasi yung wiring niya medyo tricky. Sometimes gumagana, sometimes hindi. So, nakakahiya naman kung ibenta ko siya. Tapos, defective na. So, ayun. So, yun yung sagot ko sa mga nagko-comment na gustong bilhin yung duyan ni River. But anyways, that electric duyan was a winner for me. It's a big, big winner for us. So I hope that you get yours na lang siguro second hand, or if you could afford to get a brand new one, I would really recommend it. But kunin niyo yung mas may kayang mas mabigat na baby. Kasi sayang nga eh kung hindi lang mabigat si River, he will still be in the duyan until now. So ngayon, ito naman yung pumalit sa duyan. Yung next item na to is our recliner / baby rocker / my office chair. Ito, nabili namin to sa SM. It was on sale. Yung tatak niya ata is Sigma. Isa yun sa, yun yung pinaka-first na binili namin na baby gear for River. It's a gift for me ni Dada and for himself. Kasi he also uses it as a recliner when he's watching TV. So, we got it at a discounted, I think it was discounted price, 15,000, and then may less pa kami dun sa Metrobank Chuva ni Dada. So, we just end up paying 10,000 for the recliner chair. And it's a winner kasi ngayon nga, hindi ko na magpunta sa duyan si River. So, I would just use the rocker to rock him to sleep. And nagagamit ni Dada, and nagagamit ko as my office chair. So, winner sa amin ang rocker recliner chair na ito. Okay, the next item na winner for me is the CCTV. Meron kaming inilagay na CCTV dito sa aming living room. Maliit lang naman ang aming apartment, so kitang-kita na niya lahat, dining area and kitchen. And pag umaalis kami, nandun lang sila sa labas ng yaya most of the time. And yung CCTV na yon from me home, it's only 1,000 plus, like 1,300 pesos. And pwede ka magsalita doon, nare-record din siya, pwede mong marinig kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay as well. So nagustuhan namin siya kasi every time na I have to go out, talagang adik kami ni Dada, we just look at our phone, sa phone, ma-access mo yung feed ng CCTV. So, let me just give you a quick demo. Yan yung bahay namin. And then, you can move the camera. Ayan. Pwede mo siya ma-move. Ayan. Pwede ako magsalita. Tapos, naka-record din siya. So, ngayon, nakikita nyo, ngayon, nanonood ng TV si River. Nasa labas yung fold away kasi nag-film ako dito sa kwarto. So, ayun. All you have to be is to be connected sa internet. Pwede rin naman siya sa LTE. And maganda, maganda rin naman yung niya. Maganda rin naman yung connection niya. And then, yung panaririnig pa ni River yung voice mo kahit na nasa labas ka. Ayun. So, yun lang. Gusto lang talaga namin na nakikita namin si River kahit na nasa labas kami ng bahay. It gives us a sense of peace. It gives us a sense of security as well. Kasi naka-record siya. Lalagyan mo lang siya ng SIM card. I mean, ng memory card. And then, naka-record din siya. You could go back. Yun lang. Nakakatakot lang tumingin sa gabi kasi baka may makita kang mumu. Pero, anyway, so kikita namin if matumba ba si River, magkaroon ba siya ng injury, naka-record siyang lahat doon. So, yeah, it's a big winner. And it's really affordable. 1,000 plus. It's priceless na habang nasa traffic kami, nagda-drive kami pa uwi, we can see what's happening with River, we can talk to him, we'll say, na oh, pa-uwi na kami, baby, and then he will respond. Nakakatuwa. So yeah, big winner, CCTV. The next item that I want to share with you is our car seat. Balik-balik kami sa Baguio. We were going to Baguio. Siyempre, lagi kaming nasa likod. Sa safety rin ni River. Pero nung nag-start na siyang maglakad-lakad, yung gusto niya na mag-explore-explore sa loob ng car, grabe nakakapagod kahit na nakaupo lang kami sa
sa kotse. Pagod na pagod ako mag-alaga sa kanya. Kahit na dalawa pa kami, kahit may katulong pa ako mag-alaga sa kanya, pagod din. Kasi sa akin siya magmimimi, tapos din sa akin siya matutulog. And then pag gising naman siya, gusto niya maglalakad-lakad siya and stuff like that. So, sabi ko kay Dad, kailangan bumili kami ng car seat. So, bumili naman kami ng car seat. Gamit naman siya. I finally, kung meron kaming long trips, magkakaroon ako ng konting break. So, I just have to entertain him while he's on the seat. He doesn't like it. He doesn't stay there for a long period of time. So, yun, gumagamit kami ng iPad. I know it's bad, but for emergency cases, talagang may iPad kami. And then, meron kaming toys. Meron kaming, ano, books, meron kaming maliliit na kotse-kotse na pwede niyang laruin, yung mga toys na drums-drums, para ma-enjoy niya yung car seat. Naging winner siya for us kasi just a few weeks ago, I also posted it on the blog na it's become a law in the Philippines na kailangan may car seat ka. So, ayun, winner! So, buti na lang may car seat na kami kasi it's required by law. Kasi naman sa mga violation ka pa. Yung brand na nabili namin sa internet, it's Baby First. It's around 3,500 pesos. Pero may mas magaganda pang brands, guys, na nasa market. Yun lang talaga yung binili namin kasi, ayun, swak siya sa budget. Pwede siyang pahiga. Meron siyang 3 positions. Yun yung pinili ko. Kasi may 3 positions siya. Pwede siya hanggang kahit matanda na si River. Maybe until 6 years old. Eh, yun. Siguro we'll just buy another car seat when he's more than 6 or 7 years old. Para dun. Pero I highly doubt it kasi he's a really tall baby. So, he probably reached the required height even before that time. And if he did, ano, yun nga, we're just gonna use the regular seat belt for him. So, yun. Winner car seat. Okay, I wanna talk about naman this time yung mga baby gears na I passed on. Just a disclaimer, this is because of my lifestyle. Hindi naman, it has nothing to do with the product itself, na hindi siya effective or what. It's just because I was breastfeeding. I'm breastfeeding until now. And na kaya siguro ito yung naging choice ko. The first thing that I passed on is the electric breast pump. I've been shopping for a breast pump for a long time nung buntis pa ako kasi I thought na it's gonna be good for the supply na lagi kang nagpa-pump. Tsaka kung wala ako sa bahay. Tapos yun yung mga nakikita ko pinopost ng mga celebrities na pina-follow ko online, diba? So they have the Madela breast pump. Ako, I saw one. It's isang breast pump. Around magbabudget ko siguro 15,000 for it. So for me, it's a big purchase. Kaya pinag-isipan ko talaga siya. So I did a lot of research and some mommies naman kung anong ginawa nila. Sabi nila, pag direct latch yung baby, hindi nila nagamit yung breast pump. So ako, I said, I'm gonna hold off buying the breast pump until I figure out if my baby is direct latch or ano ba kakailanganin ko ba talaga siya. So thank God naman, my baby is direct latch. Meaning, sa akin talaga siya nagmimimi. Gusto niya talaga magdede sa boobs ko. At ayaw niya ng bote. So, ayun, wala akong choice kundi mag-breastfeed sa kanya. At wala na rin nagkaroon, hindi na rin ako nagkaroon ng need na bumili ng breast pump. So, I passed on that item. The next item that we passed on is the UV sterilizer. Ay nako, napakadami nito sa social media. Nakikita ko talaga ang gaganda. Eco Mom, you know, different. Hey Neem Ivy. Gustong-gusto ko siya, but one sterilizer is like 12,000 yung pinakamura, yung pinaka-basic na wala pang drying effect. So, gusto mo kung may drying effect na siya and sterilize na rin siya at the same time, it's gonna cost about 16,000 or 15,000 for that. And isa siyang parang size ng isang maliit na ref. So ako, aside from the gastos, kailangan ko pa mag-isip kung saan ko siya ilalagay sa bahay namin. Sobrang liit lang ng bahay namin at talagang wala na kaming space for another appliances. Wala na kaming space na lutuan masyado eh. So kaya yun, ginawa ko na lang, kumuha ako ng another sterilizer ang ginamit namin, the microwave one naman. Yun yung ginagamit ko if I would use bottle for River. We use that kind of sterilizer na lang. And ako talaga, kung may space,
and my budget, I would probably buy a sterilizer kasi for my makeup brushes din. Pwede rin siya sa toys. Maganda siya actually. Maganda siyang buy. Especially if your baby is on formula feeding or is feeding from the bottle, talagang gamit na gamit yun to dry his things, his paraphernalias, and everything na ginagamit niyo for baby, just to make sure everything is germ-free is very important. Pero we passed on this item dahil nga for us, hindi namin nakita yung need kasi I'm direct clutch. Hindi naman siya on the daily basis nagbobote. And ngayon, na 1 year old na siya, yun na, magka-cup na nga siya, sa cup na siya umiinom or sa CP cup na rin siya umiinom. So, there's not much need for us dahil nga, I'm a breastfeeding mom. So, ang dami pa lang ang benefits ng magpa-breastfeed, no? Ang dami na natitipid sa mga gears. Okay, so, yun lang muna sa ngayon ang naisip ko ng mga bagay na we passed on. For sure, meron pa akong maiisip later on. Maybe I'm just gonna do a part 2 of this video. So, kayo, ma'am, she's ano yung mga items na naging baby gear winners and naging baby gear passes nyo when you are, you know, taking care of your baby or ngayon, if you have a baby, let me know in the comments below para magka-idea din ako and yung mga mommies na nanonood sa video na to. Thank you always for watching this video. Do make sure that you are subscribed to this channel for good vibes and I will see you guys on the next video. Bye!